This pin represents, life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, tulong-tulong tayo. Good morning to all of us. Once again, this is Police Lieutenant Colonel ANECITO, GESALAGO, the Provincial Superintendent of Cebu Internal Affairs Service. We'll be visiting Sacred Heart of Jesus Chaplaincy in Sangat, San Fernando. We'll be having an interview with the priest here. So we'll be asking us to the peace and order situations and his opinion or feedback with regards to the duties, how the PNP personnel of San Fernando Police Stations perform their regular duties and responsibilities as law enforcers, and how the individual PNP personnel behave. So in minutes from now, we'll be proceeding and conducting our actual interview. Thank you very much. With us is Nicholas Bagalay. Sorry, okay. Nicholas Bagalay. Society of the Holy Family. Okay. So we will start with that. This is actually a program by the as I have said earlier. This is actually a program of the Internal Affairs Service of the PNP. No, actually, Internal Affairs Service of the PNP is actually a separate. This is an office directly attached to the office of the Chief PNP. We are actually considered a special staff. Our tasking is to conduct inspections, audits of the police units of the PNP organization. We'll be also conducting investigation for those cases involving PNP personnel. So this is in line with the program of the visitation of the churches and barangay, you know. We'll be having a feedback from the religious sector as how the police stations of the San Fernando perform their duties. Father, in your part, can you give us a certain opinion how they perform their duties? For me, as a team moderator here in Sangat, one of my experiences that this area of Sangat, I could say one of a peaceful area here in San Fernando so far. Kung meron pong mga konting gulo, maliliit lang naman yan, no? So it can be settled down with the persons involved, no need of the presence of the police side. So far, as for me, no, my experience, okay lang, no? Okay lang with a good response. So actually, kung may ano po kami dito sa simbahan, police assistance, andyan kaagad sila. No, andyan kaagad sila. Meron kaming this table para sa police. So the police presence, andyan po. So okay naman po yung response. No? Regarding the community, kasi nasa highway, madali lang. Okay naman po yung response dito so far. So maganda yung, ano pala, yung feedback kasi the way they perform their duties is okay naman. How about yung we're going to look at is yung pag may responding father, madali bang dumating? Opo. So ano kasi nasa highway po sir, madali lang, tawag, barangay, radyo kaagad, nandiyan naman yung police na agad. Okay. How about if maiba tayo, if the way they behave individually, yung mga PNP personnel? Ako, wala pong nagagano experience. Hindi ako palagi na nakaharap sa kanila, sir. Mm-hmm. No? So far dito, ay okay naman. Okay naman yung ano. Wala kasi ako ganong experience kasi hindi ganun. Kaya nga peaceful dito mo siya, no? Wala ganong mga... Siguro sa inner part sa area namin, meron. Pero okay naman yung ng relasyon. Okay naman po. If we're going to ask your father as to the satisfaction rating, if we're going to gauge it,
from 1 to 10, no? 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest rating. How are you going to give us a certain rating? Sa akin ay, may bibigay ko 8. Oh, 8, no? Hindi naman po mahirap. Mahirap po pag perfect na 10. For me, is 8 is enough, no? Kasi parang very satisfied kayo. Very satisfied. Kasi gawa nga po ng lugar, hindi gano'ng magulo. Immediate response ng police andyan. Yung mga tao naman dito ay highway, hindi naman mas, sa dami din po ng mga ano natin dito, yung mga personnel na nakaano sa police din. So, yung mga tao dito ay okay naman. If you're given a chance, Father, to suggest what are particular activities or duties that needs to be improved between the personnel? Okay. Ang isang napakaganda po ay yung ruby niya, yung nagbibisita kayo. Ah, police visibility using patrol or by patrol. Yeah, yun ang pinakamaganda. Especially during night time. Ah, okay. During night time kasi dito, highway. Minsan maraming mga, especially the youth, yung mga kabataan. Akala ko walang korupyo, kasi kahit gabi man lang dyan. Pero pag may police visibility. Most probably, mga anong oras, Father? Yung mga 10 to 12. Okay. Yung 10 to 12. Sige, papacheck ko kung mayroon bang existing copy para at least mapauwi ka. Highway, saka yun. Kahit na yung mag-robbing lang ba? Yung police, ikot, during the night. Yun ang gusto ko. Kasi minsan, wala ko nakikita ang police paggabi. Ah, okay. Well, you brought up your concern to the concern police station, to the chief of police. I will make a formal communication memo giving the instruction to intensify police visibility. Tsaka maka-ano din po kami during activities namin sa simbahan. Yung halimbawa yung meron kaming procession. Pwede mag-tap kayo doon, mag-request ka lang doon. Request. Usually kasi yung inano yung mga tanog lang. Tsaka yung guardians natin, sila yung siyang tumutulong sa amin. Mas maganda pag may PLT. Lalo naman kung may patrol. Yung isang experience na ganda dito, yung simbang gabi, sir. Simbang gabi kasi talagang madaling araw. Nandyan talaga yung police. At pag yan sa katapat, tsaka police visibility. Maganda. Yung mga tao talaga ay at home, safe, feeling safe talaga sila pag meron. Yan. Thank you very much, sir. But I will brought that to the Chief of Police now for the intensified police visibility. Aside from that, do you have any sort of nakikita na mga issues and concerns or problems within the locality in which the police stations of San Fernando need na dapat i-address yung mga problema, concerns, or issues within your community na kailangan na i-address ng PNP organization? Isa pong ano ko dito, ito pong mga drivers namin dito, especially the habal-habal drivers. Kasi may wala yata mga lisensya, ma-check po sana. Ah, okay. Ma-check po sana. So kasi more on implementations po, of the traffic po. Yeah, okay. Kasi meron dito mga driver na, kaya ayaw ko sumakay minsan, sila kilala siya. Tama. Yung kilala, then baka may mangyari doon. Hindi natin alam kung kompleto ang pang lisensya. Walang registry motor, walang lisensya. Ang hirap. Pangit naman na before tayo sasakay, sasabihin natin, may lisensya ka ba? May kompleto ba yung dokumento ng... Especially pag medyo bata pa yung driver. Oo. Yun, kaya yung sarili na lang kung ano dito, maintenance yung driver ko. Kasi at least meron siyang lisensya. Isa rin yun, no? Isa yun. Tsaka yung traffic namin dito, ang hirap talaga. Ang hirap. Isa yun sa mga concern natin dito sa San Fernando na ang traffic medyo from moderate to heavy traffic. Police station pang panong. Ano rin po sa highway kasi malaki na yung kalsada namin dito. Ginagawa ang parking nga nun yung tabi. Ginagawa ang parking tsaka ma-check din ng police na sana lipat ng ano kasi may minsan aksidente nga nangyayari dahil may mga nakapark. Lalo na yung mga overnight parking mo. Yes, so wala talaga dapat. Yung walang signs. Ang hirap. Yung mabibilis pa naman may patakbo na sa sasakyan dito. Itong part namin na simbal, straight dito eh. Straight.
Kaya yun, nakakatakot. Minsan. Mostly yan. Sa araw naman, wala. Walang gaano. Yung ano ko lang sa gabi. Kasi mahirap yung sa gabi na walang, kahit magpatulya lang dyan, yan, pababa. Okay, yun yung maganda po. Sige, eh, ano, i-broad out natin yun sa concern police stations, yung mga concern nyo, at saka yung mga suggestion nyo na dagdagan yung police process. You know? So, do you have any final words to say, Father? So, as a priest here in Sangat, no, wala na akong maibang masabi pa kasi yung ano nga, okay naman, no, yung mga tao dito, gawa nga peaceful yung area namin, no, pero yun lang yung talagang concern ko po, yung sa gabi, police visibility, no, kahit mas maganda din kung araw, no, mas maganda din araw, no, makikita natin, yan, yun lang siguro po, at maraming salamat sa yan, no, sa pag-visit, at itong area namin ay na isa sa napili nyo po, no, at, yan po yung aming ating masasabi. Thank you kayo, Father. Salamat po.